Pero kung tayo po ay mag-aabot ng tulong sa mga kabataan, sa mga street people, lalo na po sa mga taong lansangan, alalahanin po natin may batas po tayo sa Pilipinas, ha? Kaya, alam mo bang hindi dapat bigyan limos ang mga pamilya o batang naglilimos sa kalsada? O bilisan po natin, fast forward. Sapagkat labag ito sa batas at may karampatang parusa. Ang tawag dito ay anti-mendicancy law. Noong 1987 pa po ito. Hindi pala dapat mag-abot ng tulong. Kaya po dapat kung mag-aabot po tayo ng tulong sa mga charitable institute. Pero kung minsan lagay, hindi mo maiwasan sa kalsada, mag-aabot ka ng tulong eh. Kaya pag ako nag-aabot ng tulong sa mga taong lansangan, syempre tumitingin muna ako sa paligid. Baka mama, may law enforcement dyan, may law enforcer, mahuli ako, di ba? Kaya pag wala nakatingin, oops, simple na lang. Kasi sabi ng Diyos eh, tulungan mo ang mga mahihirap. Syempre, dinidiscern ko rin po. Minsan, pag lagi ako na sa isang lugar, halimbawa, simbahan dito sa Cubao, simbahan doon sa lugar na yon, minsan nakikilala ko na yung mga muka na nanlilimos eh. Minsan, inoobserbahan ko yan. Nakikita ko nagbibisyo, o lilitan ko, ibibigay ko, o hindi ko nabibigyan. Pero pag nakikita ko na, bibili ng pagkain, pupunta sa kariton, ipapakain sa mga anak, aba, ito yung mga dapat tulungan. Eh, lalo na kapag pumapasok ng simbahan, minsan nakikita ko, naghihirap, madungis ang suot, pero pumapasok ng simbahan, tatapusin ang buong misa, pagkatapos magmisa, hihingi ng tulong, ay inaabutan ko yung mga ganyan. Bakit? Inuunan niya ang Diyos. Ayokong matulad dun sa mayaman, na kung saan hihingi ako ng kahit patak na tubig, hindi pa ako mabigyan. Kaya tumulong po tayo. Pangatlong pagninilay, not everything that is legal is moral. Oo, batas po yan. Kaya lang, yun nga, sabi po natin, mag-discern. Anong ibig sabihin po ng not everything that is legal is moral? Bigay po tayo ipapang example. Sa ibang bansa, legal ang abortion. Pero ang tanong, moral ba iyon? Sa ating pong bansa, illegal mag-abot ng limos sa mga naglilimos sa kalsada. Pero meron din po tayong moral obligation na tulungan sila. Unang-una, ilapit sa Diyos. Pangalawa, bigyan ng productive life. Maging protektibo po sila. Teach them to become productive. Pangatlo, kung talagang kailangan, abutan natin ng tulong. Kung pwede, pagkain. Nalala ko lang kung minsan nag-abot ako ng tulong sa isang batang lansangan. Kumakain ako ng french fries. Humingi sa akin, binigay ko yung french fries. Aba, umalis. Nag-thank you siya, umalis. Hindi man lang kinain. Ngayon, lumikot ang pag-iisip ko, sinundan ko. Parang isang kanto yung ninakad niya eh. Pumunta siya sa kariton, may dalawang babaeng maliit, siguro kapatid niya, nakaupo sa kariton. Pag-upo niya, inabot niya ang french fries, sinubuan yung siguro kapatid niya, yung pangalawang babae, sinubuan din niya, saka siya sumubo. Wow, sabi ko, ang bait naman ng batang yun. Mas may concern pa siya sa kanya mga kapatid kaysa sa sarili niya. Ako naman ang nahiya sa sarili ko. Bakit? Kasi pang inabot ko, tira-tirang french fries. Sana man lang inabutan ko ng brand new, buong-buo, bagong bili at mainit pa. Kaso tira pa, yung tira pa ang binigay ko. Well, at least nagbigay ako. At simula nun, parang sinabi ko na rin po sa sarili ko, kung mag-aabot ako ng pagkain, sisiguraduhin ko, brand new, bagong bili ang pagkain. Nagawa ko kuminsan yun. Again, ang sarap sa pakiramdam, nakakataba ng puso. Maliit lang na hamburger, pero tuwan-tuwa yung bata. Bakit po? Bihira makatikim ng hamburger yun. Again, not everything that is legal is moral. Ang tanong, tumulong ka ba? Ayuda. Importante yung tulong. Marami ang nangangailangan ng tulong dyan. Sabi nga ni Mother Teresa, never worry about numbers. Oo, marami ang nangangailangan ng tulong. Pero huwag po natin alalahanin kung gaano karami mga yun. Malilito ho tayo. Anong sabi ni Mother Teresa? Saint Mother Teresa, help one person at a time. Isa-isa lang muna. And always start with the person nearest you. Magsimula ka, tumulong, pa isa-isa muna, at yung taong nangangailangan ng tulong,
na pinakamalapit sa iyo. Ang ganda ng wisdom ni Saint Mother Teresa, no? Never worry about numbers. Help one person at a time. And start, always start with the person nearest you. Sabi po ng ating katekismo. Katekism, paragraph 2462. Turong katekismo. Giving alms to the poor is a witness to fraternal charity. It is also a work of justice pleasing to God. Kalugod-lugod sa Diyos. Gusto po natin maging kalugod-lugod sa Diyos? Alalahanin po natin yung pagsimula ko kanina. AFP, almsgiving, fasting, prayer. Focus tayo sa almsgiving. Konting abot ng tulong lang sa mga nangangailangan. Kalugod-lugod na po tayo sa Diyos. Kaya question, kung ikaw yan, handa ka na bang mag-abot ng tulong? Ikaw lang ang pwedeng sumugot niyan. Sana sa pagkakataon na tayo po'y pumapasyal, nasa biyahe, nasa mall, may nakakasalubong tayo mga street people, naghihirap. Oo, kuminsan kinakailangan natin i-discern, pero hanggat maaari, pag na-discern natin na dapat bigyan, abutan natin.